everyone! Hello mga kasari! For today's topic, enjoy your life, enjoy the little things, and thank God for everything. Yan po ang nais kong i-share sa inyo. Enjoy your life as a person. May mga bagay na dapat tayong makontento na tayo kay kung ano ang mga nagkakatiwala sa atin ng Diyos. But every one of us is still naghahanap ng kaligayahan ng buhay, di ba po, mga ganun, kung saan siya maligaya o masaya, yun ang pinipili niya. For example, sa sari-sari store, enjoy mo lang po kung ang puhunan mo ay 5,000 lang, hanggang sa lumaki ng lumaki yun, ay kailangan ma-enjoy mo ang pag-display, kung magkano lang, kung ano lang yung nabili mo sa worth 5,000, kung candies lang yan, chichiria, soft drinks, at least, di ka naman nagre-rent ng pwesto mo. Enjoy mo lang ang limang customers na pabalik-balik sa'yo. Alam mo, one of these days, dadami at dadami rin ang suki mo. Basta stay humble, stay kind, and always smile kasi iyan ang magiging puhunan mo sa business mo, yung care at pagiging mabuting tao sa kanila. Your smile is your investment. Your smile is your capital. At kahit makulit ang customer, always be patient and kind para sa kanila. Napo. Madali rin kasing enjoy ang ating buhay, lalo sa lahat mga nakakasalamuhan nating mga tao. Maging mabait ka lang sa kanila, at least na-enjoy mo yung buhay mo. Hindi ka tulad yung may nagagalit sa'yo, diba? Hindi maganda na may nagagalit sa'yo, na may sumasama ang loob sa'yo. Diba ba? Mas maganda yung halimbawa, pag nawala ka dito sa mundo, diba? Life is short. Pag nawala ka dito sa mundo nito, may legacy kang iiwan. Ganun. Kumbaga, sabi niya, ay, yung taong yun, sabi niya, mabait yun. Kahit kailan, anumang ginagawa mo sa kanya, mabait pa rin siya. Ganun po, mga tipong ganun po. Tsaka sasabihin niya, ay, yung taong yun, masayahin. Diba po? Masayahin ang taong yun, kaya kailangan sa buhay natin ito, lagi tayong i-enjoy lang natin natin ang buhay. And two, enjoy the little things. For example, again, sa sari-sari store po, matuman man ngayon dahil sa panimulang taon ng 2022, kahit 100 pesos lang ang benta mo sa sari, ay enjoy lang po natin yan kasi di naman araw-araw po ganun eh, di ba? Di naman araw-araw, may mga araw lang talagang matuman, di ba? And good example din po dito when it comes to your job. Kahit na nasa mababang position ka lang, dapat i-enjoy mo lang. Kasi yun ang binigay sa'yo ni Lord, ang position na yan. Malay mo isang araw, mapromote ka, at mabigyan ka ng magandang trabaho, magandang sahod ng Panginoon, di po ba? At mabaitan at masipagan sa'yo ang boss mo at i-promote ka niya. Hindi naman laging nasa mababa tayo. Minsan, kailangan rin natin magpaka-humble para po yung boss natin ma-impress natin. Diba po? Minsan, kailangan natin magpakasipag, magbiging matyaga, at lahat po ng pinapagawa sa atin ng boss natin ay kailangan sundin po natin. Malay nyo, one of these days ay ma-promote po kayo at maging maganda po yung sahod. Diba pa? At kahit anong hanap buhay po ngayon, I'm sure one of these days, kapag sinamahan niyo po ng sipag at tsaka, sigurado magtatagumpay po kayo sa lahat ng plano niyo sa buhay. At syempre, always pray para maging masaya sa kahit anong bagay na dumating sa iyo. Maliit mang bagay ito o malaking bagay man, dapat i-enjoy po natin kung ano ang binigay ng Panginoon. Enjoy and be happy all the time. Enjoy lang mga kasari. Enjoy lang po natin ang ating sari sa store kahit matumal po yan. Enjoy the little things. Kailangan po nating mag-enjoy.
at maging masaya kung ano man ang binigay sa atin ng Panginoon. Di po ba? 3, thank God for everything. Tunay na kailangan, we have to thank God for everything. Kung paano niya tayo hinuhubog bilang isang mabuting tao. Kung paano niya tayo bigyan ng maraming pagpapala. Isang pagsubok lang, susuko na ba tayo agad? Alam niyo, kayang ibibigay po ng Diyos ang pagsubok. Kaya binigay ng Diyos ang pagsubok sa ating buhay. Kasi alam niya, kaya nating lutasin, di ba ba? At lahat ng bagay na alam niya sa atin, dahil tayo ay malakas, strong tayo. At kaya natin lagpasan lahat ng suntok o pagsubok sa ating buhay. Alam ko po na bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pinagdadaanin sa buhay. Nobody's perfect, ika nga. Lahat ay may kapintasan at pagkakamali. Ano man ang lakas mo ngayon, pero may kahinaan ka pa rin. Matalino ka nga, pero mahina ka sa ibang bagay. Matalino ka nga, pero may mas padiskarte sa'yo. Minsan di rin nakakayaman ang talino. Dapat marunong sa buhay. Marami ang yumayaman ng hindi naman nakapag-aral. Pero masarap maging matalino. Kasi yun din ang step mo para yumaman. At dapat gamitin natin ang karunungan na ibinigay po ng Diyos sa atin. Di po ba? Pasasalamat po natin sa ating Diyos sa lahat ng bagay. Unang-una sa biyaya, sa buhay at hininga na binigay niya po sa atin. Di po ba bilang isang tao? Bilang nilikha ng Diyos. Thank God. Lagi mo pasalamatan ng Panginoon kasi po siya ang lumikha sa iyo. Yun ang unang-unay. Lagi po nating isipin na sa lahat ng bagay, anuman ang mangyari, ang Panginoon ang humahawak sa ating buhay. Siya po ang humahawak, nagde-drive ng buhay natin kung ano ang makakabuti para sa atin. Kung ano ang makakasama. Siya rin ang alam, di po ba? Kaya dapat po tayo bilang isang tao, bilang isang anak ng Diyos, ano man ang mangyari sa ating buhay, dapat i-accept natin yun. Tanggapin natin kung saan tayo mahina, tanggapin rin natin kung saan tayo mas malakas. Dahil alam naman natin na ang Diyos ay kailanman hindi nagpapabaya po, di po ba? Lahat ng ginagawa natin, magbigay ka sa kapwa mo, magbigay ka sa church, yun ay isang paglilingkod para matuwa ang Diyos sa'yo. At balang araw, ipopromote ka sa trabaho. Balang araw ay magtatagumpay ka, yayaman ka. Basta ibigay mo sa Panginoon. Idulog mo sa Panginoon ang kahilingan mo. Na yumaman ka. Lahat po yan matatamasa natin sa sipag at tiyaga at sa panalangin o pagko-communicate conversation sa Panginoon. Lagi po nating isipin na walang imposible sa Diyos. Nando po sa vlog number 1 ko. Panoorin niyo po yun. Just subscribe. Sa vlog number 1 ko, nandoon po po ang pag-awit ko na walang imposible sa Diyos. Lahat po ay posible. Di po ba? Yeah, dahil nga po siya ang lumikha sa atin, alam niya kung ano makakabuti po sa atin. Di po ba? Siyempre, ang second, kailangan rin po natin magpasalamat sa Panginoon sa hanap buhay, sa trabaho, at business na ibinigay niya po sa atin. Di po ba? Katulad ng sari-sari store. Ikaw lang ba ang naglikha niya? Siyempre, ipinalalangin mo yan, di ba? Na mag-grow ang iyong sari-sari store. Mag-grow ang in YouTube channel, di ba ba? Lahat ng iyan, pinapanalangin po natin. At ayon po iyan, kay binibigay niya, ayon sa kalooban ng Panginoon na ibigay sa iyo yan. Kaya magpasalamat ka sa Kanya. Kasi kung hindi dahil sa Kanya, wala ka sa kinaroroonan mo ngayon. And fourth, mga friends natin na handang tumulong at nagpaligay sa atin. Yan po. May mga kaibigan din na nahihinga natin ng tulong, di ba? May mga kaibigan din tayong supportive, di ba? Pero may mga kaibigan din na dahil kaibigan lang sila, dyan lang sila. No?
wala silang inaambag sa ating buhay. Pero may mga kaibigan, mas sa mga kaibigan ko, no, madalas na concerned sila sa akin. Very supportive ang mga friends ko sa akin. Kasi po, hindi naman ako masamukha. Napakabait ko kaya. Pero, may hangganan syempre. May mga tampuhan din. Eh, natural lang po yun. Nagpapasalamat ako kasi marami akong friends. Marami po akong friends, maraming barkada. At kahit kailan na hindi nila ako nakakalimutan. Kasi nga po, nasa pakikisama yan. Hindi po ba? At syempre, hindi ko makakalimutan. Magpasalamat sa Panginoon dahil may healthy family tayo. Hindi po ba? Ang pamilya po natin ay isa sa mga prioridad natin, di ba, sa buhay. Dahil kung wala po ang pamilya natin, una sa mga magulang natin, kundi po dahil sa magulang natin, kundi po tayo ginawa, ay wala po tayo ngayon. At syempre, sa pamamagitan ng kapangyarihan at biyaya ng Panginoon, kaya ang magulang natin ay binigyan ng karunungan upang at kalakasan upang ipanganak tayo ng ating ina. Di po ba? Kaya maraming salamat sa Diyos at kami po ay sa pandemic, dahil pandemya po, ay malakas naman ang aming pangangatawan at masaya ang aming pamilya. Kahit syempre minsan kinakapos sa financial, pero si Lord pa rin ang always provider po natin. Di po ba? Hindi kailanman nagkulang ang Panginoon. Tayo po ang nagkukulang sa Kanya. No? Kaya ang lahat po ng bagay ay dapat natin ipasalamat sa Panginoon. Alam niyo po, kung ang lahat ng ito ay nasa inyo na, lahat po ng mga sinabi ko kanina, ano po, may trabaho kayo, may business kayo, may pamilya kayo, healthy, at may mga kaibigan kayo, supportive, masasabi kong mayaman na kayo. Ano pa ba ang hihilingin nyo? Eh, nasa inyo na nga. Diba ba? Thank you for everything. Ilang po ang aking may share sa inyo. Nawa po ay may aral kayo. May natutunan po kayo sa aking topic for today. At sana ay lahat po ng mga may natutunan ay comment down below po. And subscribe to my channel. Huwag niyo pong kakalimutan. And click the notification bell para ma-notify kayo sa lahat ng mga video na bago. Sa lahat ng mga bagong video na i-upload ko po. Dito po sa aking channel. God is good all the time. All the time. God is good. Thank you for watching. God bless us all. Thank you.